Tugon sa panalangin ng mga Pilipinong misyonero sa Thailand na sila'y dayuhin ng Operation Blessing. Sa pakikipagtulungan ng Asian Center for Missions, nabigyan sila ng libreng medical check-up at mga gamot para matiyak na maayos ang kanilang kalusugan. Some of them, yung musculoskeletal pain syndrome, usually siguro sa stress or sa pagod din physically. Yung mga bata, yung mga anak nila, chinek din po ninyo. Ano po yung mga common concerns ng mga bata? Kasi dito sa Thailand, wala yata yung mga gamot na pangpatunaw ng mga tutuli. Some of them may mga impacted cerumen, meaning sa Tagalog is tutuli. And then the mothers, syempre hindi naman sila aware. So, naturuan namin ng how to clean it. Meron kasing naano sa kanya dito sa loob ng tengan niya. Babaran ko ron ng agua oxinada or oil, ganun. Tapos, saka ko anuhin. At least, komo na sabi sa akin na ganun, hindi ko na siya kinakailangan dalhin pa sa ENT para ipaano. At least, nakakaminos kami. Bukod sa tulong medikal, ay natugunan din ang problema sa kanilang ngipin. Kasama sa Thailand ay mga volunteer doctors na sina Dr. Ferdy at Dr. Nanette. Doc, can I ask you, what are the common problems, dental problems ng mga, yes, that you encounter especially mga missionary po natin? Sa situation that they are in, tapos in a foreign country, tapos ang mga dentista is not readily available to them, it's hard, but I can see the hand of the Lord working sa dental health nila talaga. Ano ang benefit na kukuha nyo sa pag-volunteer ninyo? Siguro yung joy talaga na binibigay ng Panginoon. Kasi yun lang naman ang may babalik natin na yung service, may papakita yung service natin sa Panginoon through helping the needy people. No? Would you recommend this to other dentists? Yeah, I would like to encourage other dentists. No? Kung pwedeng manawagan tayo sa mga other dentists na to join OB or any Christian organization. If I can only give all of my life to Him, di ba? In service like this, then I will. I will always do it. Tinulungan nila ako with their advice na magbago na ako ng denture kasi 22 years old na yung aking denture na hindi napapalitan. I will have a new denture with the help of OB. Pag-uwi ko, I will have an appointment with them and within 3 months siguro makukuha ko yung bago kong denture bago ako bumalik ng Thailand again. Iba't ibang pagsubok man ang kinakaharap ng ating mga Pilipinang misyonero sa Thailand. Napawi ang lahat ng ito nang maglaan ng oras at panahon para sila gamutin ang kanilang kapwa Pilipino. Ang kagalingang natamo ay hindi lamang pampisikal, kundi ito'y tumago sa kanilang puso na ipagpatuloy ang misyon ng kanilang buhay.